Good vibes mga katipid, sa panahon ng COVID, tayo ay sama-samang magtipid, isa puso't isa bulsa na hindi kailangang mahal para kumain ng masarap at masustansya. So ngayon guys, wala tayong challenge for this week, pero magluluto tayo mga tipid tips na mga pagkain dahil ngayon nga ay COVID guys, kaya magtitipid tayo guys. Gagawa tayo ngayon ng kalabasa with egg and corned beef. So yan guys ay napakasarap na pagkain, healthy para sa ating pamilya. Yung iba kasing mga bata ay ayaw kumain ng gulay. So, pero pag ginawa natin to guys, for sure, yung mga anak nyo, kakain na ng gulay. So, ito yung ating mga ingredients guys. Meron tayo ditong kalabasa, ito. So, sa iba nito guys ay 10 pesos, sa iba 20 pesos, depende sa area. Pero dito guys, nabili ko lang to ng 20 pesos. Ito siya guys. So, babalatan natin to guys. And meron tayong egg guys. So, yung ganito kalaking egg guys is 7 pesos, pero sa iba 8, gusto nyo malaki yung itlog na gagamitin nyo, okay din lang, no problem. Nasa sa inyo yon. And meron tayong sibuyas. So, sibuyas naman guys, magko-coasting tayo. Ito guys ay 5 pesos lang dito sa area na hindi naman tag-sibuyas, pero sa mga probinsya na may taniman ng sibuyas, siguro ito 2 pesos or 3 pesos lang siya. So, ganun siya katipid guys. So, pero ito guys, typically, generally speaking, ito guys ay mostly 5 pesos. And guys, meron tayong CDO Carne Norte. Ayan. Ayan. So, CDO Carne Norte guys, hindi naman to corn beef. So, medyo mura to. So, gusto nyo naman ng corn beef, okay lang. So, corn beef guys, nasa 35 to 40 pesos. Ang Carne Norte naman guys, nasa 27 to 28 pesos. Depende rin sa area. Depende din kung retailing. Gusto nyo naman sa mga grocery. So, mas mura-mura doon. So, ito guys, ang ating mga main ingredients at ang first procedure natin ay babalatan natin yung ating kalabasa. So guys, babalatan na natin siya, ganyan. So depende sa inyo guys kung paano nyo ito balatan. Kasi medyo matigas pala itong kalabasa, balatan. Yan. Pero tapos guys, ano, balatan nyo ng buo yan. Yan. Ito yung sinasabing balatan ng buo ang kalabasa. So ganyan, balatan natin ng parang nagbubuno tayo nito guys ah. So, depende naman sa inyo guys kung paano nyo balatan. Tapos tanggalan din natin siya ng ito. Alam nyo to guys kung ano to. Bituka ng kalabasa. Alam nyo guys, yung buto nito, pwede nyo ipunla doon sa labas ng bahay nyo kung may lupa kayo. Pero kung wala naman lupa, pwede nyo ring ilagay sa timba na may lagyan nyo ng ano guys, ano yung lupa. Tapos ilagay nyo yung kalabasa guys after 6 months to 1 year guys, mamumunga na yan. So, hindi na kayo bibili. So, yun guys, mag-try din tayong mag-tanim. Mag-backyard gardening, yun. Para yung ating mga gulay, doon na natin kukunin yung ating mga lulutuin. So, napakadami na ngayon guys na backyard gardening kasi sobrang mahal ng mga gulay. Yung mga ganyan guys, hindi masasayang kasi itatanim natin yan. Bilad nyo muna yung buto bago nyo itanim. So, ito na guys, ganito. Tapos, nahirapan naman tayo magbalat atin tong hiwain. Ayan. Hiwain natin siya. So, pag nahiwa natin siya, medyo madali na siyang balatan. Yan. So, balatan nyo lang lahat. Pag nabalatan nyo na lahat, pakita natin kung ano ang next na step natin, guys. So, next, guys, ay atin yadyarin siya, mga katipid. Yadyarin nyo siya ng yadyarin. Ito, guys, ay yadyaran. Nasa sa inyo, hindi naman ganito yung ibang kulay ng yadyaran. Yung iba ay stainless. So, ito, guys, atin, ano siya, plastic na yadyaran. Yan. So, yadyarin natin siya hanggang sa siya ay mapino. Pinong-pino siya. Ayan. So, ito na guys yung nagawa natin. So, pinaghirapan kayo rin guys. Ito yung kinalabasan. So, pag kayo gumawa guys, makikita nyo ganito siya kadami yung ganun kalaking kalabasa. So, ready na to guys. Maghiwa lang tayo ng maliliit na sibuyas. Ito guys, sibuyas. So, itong sibuyas guys, ang gagawin natin, hihiwain natin siya ng pino. So, ito guys, yung ating sibuyas. So, atin siyang balatan. Ayan.
lahat naman siguro ng mga nanay, maliban do sa mga bago pa talagang nag-asawa, ay alam nyo naman kung paano to balatan. Ayan. So guys, kung may maliit-liit naman kayong kutsilyo, pwede naman hindi itong pangkatay, sobrang laki. So yun guys. Ayan. So atin na to siyang hiwain guys. Tanggalin muna natin itong ating mga mugmug. So hiwain natin siya guys. Ayan. So, yung iba guys, biniblender nila, okay din lang naman na i-blender yung ating sibuyas. Ayan. So, hiwain natin siya guys ng mapino. Ayan, durugin natin siya. So, this is a very easy, napakasimpleng recipe para sa ating pamilya, sa ating mga anak. Ayan. Para magpakain natin sila ng masarap na kalabasa. Ang kalabasa kasi guys, napakaganda nung lalo sa mga bata. Minamash yan nung iba. So tayo guys, gagawa tayo ng masarap na recipe. Di pa rin alam kung paano gagawin. Makikita nyo guys mamaya. So ayan guys, lipat muna natin ating sibuyas. Ngayon naman guys, ito namang ating bawang. Ayan. So kuha lang tayo ng mga 3 piraso. Okay na yan. So, ang bawang naman, guys, atin muna siyang pitpitin. Pwede namang gumamit kayo ng mortar and pestle. So, walang mortar and pestle, DIY pick-pick, pitpitin. Yan. Pag pinitpit nyo, tanggalan nyo siya ng ito. Tanggalan natin siya ng mga balat. Para siya malinis. Ayun naman guys, hiwain naman natin ulit siya ng pinong-pino. Next naman guys, ay ang ating itlog. Atin siyang batihin. Ayan. Wow, galing magbati. Pagbati guys, ganito lang pak. Oha, perfect. Ngayon naman guys, atin siyang batihin natin yung egg. Ayan. Beat natin yung egg guys. Ayan. Perfect natin na beat. So beat natin. Incorporate natin, incorporate ng todo-todo, halo-halo, bit-bit-bit. So, yan. Okay na. Sunod naman natin, guys, ay ready na tong ating ingredients. Ayan. Meron tayo, guys, breadcrumbs, yung ating kalabasa, ayan, yung ating corned beef, and atin siya ngayong paghalo-haluin. So, kasya naman siguro siya dito, guys. Dito na lang natin siya haluin. So, ganito gagawin natin. So, eto, guys. Ayan. Pwede namang hindi CDO. Kahit anong karne. Norte, corn beef, etc. So, ayan. Halo natin siya dito. Halo natin lahat. Ayan. So, wala nang laman. Tapos, guys, parang kasya ba siya? Hindi. Kasya to. So, haluin natin, guys. Ayan. Kung meron naman kayong malaki-laking lalagyan, pwede nyo doon ilagay. Para hindi na kayo mahirapan. Tapos, guys, lagyan natin siya ng kaunting, ah, ito pala muna, sibuyas at saka yung ating bawang ito. Ayan. Garlic and onions. Ayan. So, same pa rin, guys. Atin siyang haluin. Haluin nyo siya, guys. Ilagay nyo pati, guys, yung egg. Ilagay nyo na yung egg. Ayan. Pag nalagay nyo na, guys, yung egg, ano nangyari, guys? Napuno na siya. Dumami, no? Yung ating kalabasa, sobrang na niyang dami. Ayan na. Kaya na ito magpakain, guys, mga 6 to 8 person. Guys, makikita nyo mamaya kung gaano kadami ang ating magagawa. May idea na ba kayo kung ano to? Wala pa rin kayong idea, no? Watch nyo, guys. Panoorin nyo hanggang dulo. Makikita nyo, guys, kung ano kasarap. Pag ganyan na siya, guys, lagyan nyo ng kaunting breadcrumbs. Medyo konti lang. Yan. Tapos, haluin nyo lang siya, guys, ng haluin. Ayan. Tapos, guys, lagyan nyo siya. Pag nahalo nyo na siya,
Nahalo na natin. Lagyan natin siya ngayon ng paminta. Ito guys, paminta. Pepper, ayan. Tapos guys, mga pang-asin. Magdadakot kayo guys ngayon ng asin. So, ay may ganito kayong mga ganito guys. So, mamili na lang kayo kung huwag naman masyado maalat. So, ito lang gagamitin natin, ayan. So, ilan ba 'to? 1/2 teaspoon. Ayan, ganito siya kadami guys. So, tama na siguro yung 1/2 teaspoon salt. Ayan. Tapos guys, haluin nyo uli siya. Haluin. Lagyan nyo siya pati guys nito. Hindi yan sponsored. Pangpasarap yan. Yung iba na ayaw, huwag nyo nang lagyan. Kasi ako talaga naglalagay ako. Konti lang naman. So, ayan na. Halo-halo ulit. So, nahulaan nyo na kung anong susunod na mangyayari. So, ayan na guys. Nahalo na natin lahat. Ito na yung kinalabasan. Doon sa ating maliit na kalabasa, sobrang niyang dami. So, ang gagawin naman natin next guys, ayan. Sobrang dami niya. Gamit tayo ng ganito guys, scoop. Pang-scoop natin. Scoop natin siya. Stop natin siya dito. Ayan. Dun. So, ito na guys, atin siyang ginanito. Yan. So, lagay natin siya guys. Ayan. Para siya may hulmahan. Ayan. Dalawa. Tapos guys, ang gagawin nyo, pwede nyo i-press yan para medyo magbilog siya. So, guys, ito yung ating finished product. Torta. Yummy, masarap! So, ito na guys, ang pinaka-result. Ayan, sobrang masarap. So, golden brown siya guys. Tapos, ito naman yung iba. So, ngayon guys, gagawin natin is i-try natin i-plating. So, ganito guys. Meron kayong rice. Ayan. Tapos guys, ayan. So, this is it. Yummy breakfast ng pamilya. So, lagi ko sinasabi guys, hindi kailangan mahal para kumain ng masarap at masustansya. Laging isa puso't isa bulsa. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the bell button for more notification. Subscribe. Let's see if you want to subscribe.